Mga kababayan ko, Bukeke, muling nagpapasikat na naman sa social media. Ayoko na sanang pansinin yung mga kabaliwan nito sa social media. Kasi para sa akin, mga kababayan ko, ilang beses nang inuulit ang pulburon, bawat version nito pinakikinggan ko. Ngunit ang isang katanungan pa rin na hindi niya masagot-sagot sa loob ng social media, asan ang video nito? Kaya ngayong gabi mga kababayan ko, tatapusin natin ang kahibangan ng babae na ito. Dahil mainit at malaman ang bawat litalyang bibitawan ko, dahil dito pa lang mga kababayan, hindi ko na papopormahin to. Baon na nating kagad ito. Kaya ngayon pa lamang, sa mga DBS vlogger na nag-i-echo ng pulburon ngayon, nakakatawa kayo. Sinagot na ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga hinahanap niyo sa katanungan. Pakialaman na, walang basagan ng trip, debang ko kayo. Okay, let's do this! At na ito, kailangan natin mag-cool-cool lang. Lalo na doon sa isa pang nakita nating ebidensya. Ayan. Una niyang sinabi mga kababayan ko, sa panahon daw na to, kailangan daw mag-cool-cool lang. Oo, kailangan mo talaga mag-cool-cool lang. Kasi pag hindi ka nag-cool down at nag-cool lang, baka mamaya diretso ka sa kulungan. Bawat bitaw ng salita mo, kasi yung cool, tandaan mo, magpalamig ka. Cool ka lang, magrelax ka lang. Pero tandaan mo, mainit sa loob ng kulungan. Cool ka lang, kasi tandaan mo, may 2 billion defamation case ka pa. Dalawa yon, 4 billion ang kakaharapin mo. Wala ka na nga mapambayad, stress ka na, kaya kailangan mo mag-cool down. Praise the Father! Tuloy! Ay nako, may excite kayo. Grabe. Pero kasi, lahat ng bagay ay dinadaan sa tamang panahon. What the? Eto na naman. Pasasakay mo na naman yung taong bayan sa pulburon. Eto ha. Pero kukwento ko sa inyo. Oh, kwento ha. Okay? Kukwento ko sa inyo. Mga kababayan, bago yung pulburon, nikuting. Ano bang title natin? Pulburon lang. Oh, yan. Tandaan nyo. Ang title ng pamagat niya, inuna niya yung salitang pulburon, mga kababayan ko. Kaya, ito, chillax lang talaga tayo. Maharlika, this is the true chillax content. Because we can handle it, you know. At saya-saya natin dito. Bakit? May nabubugbog na naman si Biyahe Likoy. Praise the Father! Tuloy. So, di ba, tuloy-tuloy ang rally, mga prayer rally and everything. So, napag-alaman natin na iniipit ni Lisa Tanas. Oh, yan. Pinasok mo na naman si First Lady Lisa. Hahanapan kita ng ebidensya. Una niyang ginawa, pinasok niya yung pulburon. Tapos sinabi niya bandang huli, iniipit na daw yung mga prayer rally. Tapos sinabi niya mga kababayan ko, nakita niya daw yung pulburon. Anong gusto nitong palabasin? Yung pulburon, ipapalabas niyo ba sa rally kaya ayaw niyo pagralihin ang nabistog? Yun ang gusto niyo palabasin eh. Tuloy natin. Nang gobyerno ni Kuting na huwag bigyan ng permit ang mga magra-rally. Okay. Kanina, sinagot ko to. Sabi ko sa inyo, ganun ang gagawin niyan eh. Ang galing nito magpaikot sa mga subscriber niya no, nauuto niya kayo. Praise the Father! Mukha pala, di na mapagkakatiwalaan to eh. Pulburon, nakita niya daw. Tapos yung rally, hindi daw pinapayagan ng gobyerno ni Kuting. Ay, ito nyo. Kuha niya yung palalabasin niya. Kung paano niya kayo binibilog, paano niya kayo niloloko, paano niya kayo inuuto. Ako, kuha ko kagad eh. Tuloy. Imagine niyo, nakalagay yan sa ating konstitusyon. Ano nakalagay sa konstitusyon? Nasa Bill of Rights yan. Nasa Rule of Rights na ano? Karapatan ng Peaceful Assembly. Peaceful Assembly ginawa ninyo? Nakalimutan ha, pulburon, nakita niya daw, tas yung rally. Yung tatlo na yan ang reference niya. Tapos ngayon, constitution na magkaroon daw ng peaceful assembly. Hindi niya sinabi peaceful rally.
Ginamit niyang word is assembly. Nagtipon-tipon. Ang tanong ko dito, paano naging peaceful assembly yung mga nagmumurahan kayo? Sabi ni Sandra Cam, ikaw! Utang ina mo ang mamamig ako! Sabi ni Glenn Chong naman, mga sasambaling itang babae ka! Diba? Peaceful assembly ba yan? May kumanta pa sa inyo, ang bugas ay nakikita, wala na sa Pilipinas, ang 20 pesos namin ay wala na ang bugas. May kumanta pa sa inyong ganon, di ba? Peaceful rally ba yon? Peaceful assembly ba yon? Ha? Ang balita ko, ha? Ang permit ninyo, prayer rally. Ha? Gamit ang SMNI. Pero walang sinabi si SMNI na darating yung mga hinayupak na host niya. Walang sinabi si SMNI, walang sinabi sa rally na 7 days kayong nagbawala doon at magsasalita kayo ng sama ng loob sa gobyerno. Ako, cool lang ako. Kayo, tension na tension sa akin ngayon. Diba, mga kababayan ko? Huwag niyong kakalimutan yan, ha? Huwag niyong kakalimutan. Praise the Father! Kasi nakaka 3 points tayo dito eh. Tuloy natin. Pero, mga kababayan, ay gustong, hindi gusto, pinipigilan ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas na huwag bigyan ng permit ang mga susunod na rally ng Hakbang ng Maisog. Oh, Hakbang, oh. Huwag daw pinangalanan niya si Pangulong Bongbong Marcos. Eto ah, ang kakapal ng mga pagmumukha talaga ninyo eh, no? The last time na nag-rally kayo, nasan si Pangulong Bongbong Marcos? Think of it, mga kababayan ko. Let's be genius at this moment, no? Isipin niyo, nasan si Pangulong Bongbong Marcos nung nagra-rally sila dyan sa may liwasang Bonifacio? Ano at nasan sila, mga kababayan ko? Nasan si Pangulong Bongbong Marcos? Nasa ibang bansa, nagpo-foreign trips at tagahatak ng investors. Hinahayaan lang nga kayo ni Pangulong Bongbong Marcos kung tutuusin, mga kababayan. Hinahayaan lang kayo ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi kayo pinakikialaman. Mga kapatid, wala kang palang pakialam sa inyo si Pangulong Bongbong Marcos. Ito naman si Claire Satanas eh. Praise the Father! At yung iba pang mga rally. Kasi in the past, dun sa Limasang Bonifacio, open yun, hindi na kailangan ng rally, ng permit, pero makipag-coordinate lang. O, kita nyo, sinungaling na naman to. Boba! Uy, maraming salamat po kay Mama Eva Punsalan for your super chat. Maraming salamat po. Praise the Father. Kaya nyo, gagawa rin ako ng ginagawa ni Derek Perdi. Kaso sa akin, puro praise the Father. Yung sa Liwasang Bonifacio, may permit kayo. 7 days kayo nagwawala dun eh. 7 days kayo gumagawa ng rebellion. 7 days kayo nag-iingay at naghihimutok dun. Tapos sasabihin nyo ngayon dito, may walang permit. Tagpaalam pa rin kayo kay Mayor Lacuña. Lumaling eh, no? Lahat ng ginaganap na rally, mga kababayan ko, sa pampublikong lugar, humihingi ng permit yan. At humihingi po ng ano, sabihin nyo na walang permit, Diyos ko po. Niloloko mo na naman ng mga subscriber mo, nauuto mo na naman eh. Hindi mga ututo naman, wala palang permit yun. Dahil nasa ibang bansa kayo, nagugood time kayo niya, nauuto kayo. Kaya gumising kayo. Diba? Tuloy natin. Sa ating mga brustong-brustong mga kapulisan para mapanatili ang peaceful environment. Antindi mo talaga, peaceful environment sa mga kapulisan. Noong una, hinahamon mo. Maraming salamat sa Hong Kong Dollars ni Simple But Rock. Shoutout sa iyo kapatid. Thank you very much. Praise the Father. Sarap. Ayan na. Thank you very much, Ma'am Fiona Melin, for your welcome po sa ating members. Alright. So, yan ang kailangan nyo malaman na takot na takot, Ranel Verde Flor. Yes. Takot na takot, si Kuting at si Lisa Ahas na mag-assembly kayo. Ha? Takot na takot! Putya, wala nga si Pangulong Bongbong Marcos, iniisang balahibo ni BBM. Hindi tumaya at di tumayo sa inyo kahit minumura nyo sa rally.
Ni balahibo ni Marcos Jr. hindi nga tumayo, hindi nga natakot sa inyo. Partida ang caretaker pa si Sarah, andiya diyan mga kababayan ko, di ba? Hindi ba kayo nakakaintindi noon? Ha? Hindi matatakot. Ha? Matatakot si BBM. Biruin nyo, pagkakataon nyo nang agawin yung posisyon ni BBM, Vice President si Sarah Duterte. Eh kung nagkudita kayo no, nasa inyo na yung posisyon, si Sarah na presidente, ba't inyo ginawa? Sa bagay, pag ginawa ni Sarah yung wala siyang pinagkaiba kay Cory Aquino. Tuloy. Mag-assemble kayo peacefully. Kasi peacefully? Yung mga religious, yung ibang mga religious groups now ay nagpapahiwatig na sila ay maging kaisa natin. Uy, huwag kang ganyan magkasinungaling. Uy, gaga. Huwag mo nga kami niloloko dito. Ha? Umayos ka. Kahit ang iglesia ni Cristo ayaw sumapi sa inyo. Kahit ang iglesia ng Diyos ayaw din sa inyo. Dami ko nakakausap religious group. Huwag mo ko niloloko. Yung mga born again na lang na nauto nyo sa Davao ang sasama sa inyo. Ano ka ba? Mga kababayan ko, sa ka makakita na ito lang ha, doon ako nagtataka. Hindi ko nilalahat ng mga Kristiyanong born again. No? Pero my God, gumising kayo sa katotohanan. Kakampihan nyo si Kibuloy? Ha? Na nagsasabi, yung mga pastor na sumama kay Kibuloy, ano, nabulag kayo, di ba? Akala ninyo, Duterte, praise the father, o ngayon, biglang nauna si Kibuloy sa inyo, no, nangyari. Parang ang dating nito, laging sunod-sunuran kayo sa kanya. Kahit sa Metro Manila, hindi sasamahan to ng mga religious group. Okay, mga kababayan ko, bakit? Ibang sekta ba ang sasama kay Kibuloy sa rally ninyo? Tangi, walang ganun. To imagination mo, umayos ka. Ikaw, umayos ka. Huwag kang gumagawa ng fake news. Huwag kang gumagawa ng mga ganyan. Dahil pag gumawa ka ng ganyan, tandaan mo, wala kang pupuntahan sa kingdom ni Kibuloy. Praise the Father. Tuloy. Na mag-speak up. So ngayon, hi Ferdinand Dolosa, how are you palangga? Mario Loy Estevez. So ngayon, inaatasan ni Liz Satanas. Ha? Ng gobyernong ito sa sulok man sa Pilipinas. Ha? Especially, di ba, naalala niyo yung habang ng maisog. Ha? Ay, from Davao, tapos pupunta sa North. Oh, sa Cebu, Nilangaw. Praise the Father. Iikot. Remember that, iikot talaga ito, iikot. So, iikot nga talaga kayo. Ngayon, yung mga darating na rally ng April, nagsisimula ng humingi tayo ng permit para legal ang ating pag-assemble dun sa legal daw lugar na yan, kung saan mang lugar niya mapili. Eh kasi paano ba naman? Sa Visayas, tinabla kayo. Sa Mindanao lang kayo makapag-ikot. Ba't hindi nyo subukan yung prayer rally sa Maguindanao? Bakit hindi nyo subukan yung prayer rally na yan sa sa Marawi, sa Cotabato? Ba't hindi nyo subukan doon? Ba't hindi nyo magawa? Eh dito sa Luzon, sinusuka kayo ng taong bayan. Aminin nyo to ha. Aminin nyo to. Kaya napapahamak yung matandang Duterte sa ginagawa ninyo eh. Kita nyo ngayon ha, sinusuka ngayon si Duterte ng taong bayan dahil sa ginagawa niyang pagsasalita. Diba? Yun ang magagawa natin. Mga kababayan ko, ganyan ang estilo nila. Diba? So ngayon, napag-alaman natin, mga kababayan, na in-instruction na ng Malacanang... Ebidensya mo! Asan? Ayan! Diyan ka magaling! Magparatang! Hanggat walang nailalabas na ebidensya to, mga kapatid, tandaan nyo sinasabi ko, ha? Huwag kayong maniniwala dito. Bula ang propeta ni Kibuloy to. Tuloy. Lugar niya mapili. So ngayon, napag-alaman natin, mga kababayan, na in-instruction na ng Malacanang na punong-puno ng ahas. In-instruction na daw ng Malacanang. Until now, wala pa rin siyang maipakita na sinasabi. Until now, wala pa siyang maipakita na ebidensya. Kahit man lang papel na, in-instruction na ng Malacanang to. Buti pa ako, meron akong ebidensya sa inyo. Na huwag bigyan ng permit ang kahit anong rally na mag-i-criticize dito sa Jutang Ginemes na gobyernong Itech.
Lukot na lukot na yung mukha mo. Di ka pa rin nagtatagumpay sa paninira mo, no? So, gusto mo, Marikina, pumunta kayo. Gusto nyo mag-prayer rally doon sa ginanapan ng data sa may riverbanks. Hindi kayo pinayagan. Bakit, mga kababayan ko? Naghahanap kayo ng kudita ang tingin ng tao. Dito sa Caloocan, tinangka nyo sa North Caloocan. Hindi rin kayo pinayagan kasi bakit, nagkukudita daw kayo. Hindi namin kasalanan kung mga sa lugar o mga syudad, mga LGU, tinatabla kayo. Kasi kasi sa Maynila, nadala sila, 7 days kayo nag-iingay, nagkukudita na daw kayo. Saka makita, prayer rally, tapos rebellion ng topic. Only in the Philippines, only in Maisog. Di ba, mga kababayan ko? Saan kayo makakita ng ganun? Di ba? Prayer rally pero rebellion ng topic? Ano? Bible of rebellion ang binabasa ng mga to? Di ba? Ang lupit! Praise the Father! Tuloy! But, excited kayo, Dita Small. Wow, but ha? Hello, okay, sige na nga. Diba, timing is everything. Timing is everything. Ika nga. Ako nga, diba, ako lang, alam nyo, ako lang talaga pagpipiliin, eh ilalabas ko na yung pulboronic evidence. Ulul, wala ka nun! Kaya kong patunayan niya kayo, dumanda ka sa akin. Kung siya lang daw ang tatanungin, kaya daw ilabas yung ba? Sabi niya to, naririnig niyo mga kababayan, ha? Ulul, di mo ako maluloko. Wala ka na mauunggol. Kung siya lang daw ang tatanungin, puta ragis, 2022, August 23, sinundan mo yung pulburon, wala kang mailabas, mga kababayan ko. Pinasinabi ni si Duterte, gagamitin mo reference si Duterte ngayon. Mapapahiya to sa akin. Kung siya lang daw, ha, kung siya lang daw ang tatanungin, mga kababayan ko, ilalabas niyo na daw yung pulburon. Ba't hindi mo mailabas yung pulburon? Ang tagal mo nang nagsasabi niyan. Alam mo, sa totoo lang, inuunggoy mo na lang yung mga subscriber mo. O, tuloy natin to. Sige, nasakyan namin yung kabaliwan mo ngayon. Okay? Kaya naman natataranta sila. Oo, natataranta. Ikaw natataranta ngayon. So, may mga nakausap tayong mga grabe, sobrang reliable. Grabe, sobrang reliable, ah. Not only that, I saw the evidence. Basag ka mamaya sa akin. I saw the evidence. Pag ilang ulit mo nang sinabi yan, pang 10 beses ko nang naririnig sa iyan, sabi mo wala sa iyo yung ebidensya. Tapos ngayon, may nakausap ka reliable sources, I saw the evidence again. Diyahin na niya, matindig ha. Ang lupit mo. Praise the Father. I may say now, I saw the evidence. Oh, I may say now, I saw the evidence. Cora. Kuting, kaya ba kayo nagsapakan, nagbatuhan? Dahil hindi nyo na nakakayanan ang pressure na aming boses. Gusto niya yung kwento ko sa inyo, yung sinasabi niya nagsapakan, nagbatuhan. Wala pong katotohanan yan. Yung bata po nung isang senador dyan, ang nagkwento sa akin noon. Kaya po ako nag-post nung ganun, sabay-sabay kami nag-post. Nang regarding sa sapukan, nagsapukan daw si po si FLE at si BBM. Ang nagkwento sa akin noon, bata nung isang senador dyan. Pinapangalanan. Diba? Panahon na 'yon wala kami sa Malacañang noon. Tuloy. Takot sila sa Jericho March, sabi ni ILK. Mga kababayan, sabi ko nga dun sa kausap ko kanina na may hawak na my God, you cannot believe it. Ah, you cannot believe it.
ang galing ng reference niya, no? Mga kababayan, kung papansin ninyo, pinatalon niya doon sa issue na iba naman, ibang tao naman yung may hawak. No, mga kababayan, ibang tao naman yung may hawak. Pero yung may hawak na to na nakakausap niya, kilala ko. Mga kababayan ko. At kilala nyo rin. Okay? Okay? Kilala na lahat to. Mamaya, makikita ninyo. Nakakapagtaka lang po, mga kababayan ko. No, from the beginning, mga sinabi niya is connect-connect na pagtahi-tahi niya istorya. Ang lupit eh. Ang lupit magtahi-tahi nito. The pulboron... The pulboronic issue is real. Woo! I give you 7 days. Pag hindi mo napalabas yung pulboron issue, fake news ka ulit sa akin. Pero ngayon pa lang, papabulaan na ita, fake news yan. Sige ha. Grabe, you cannot believe it, darling. Pero, sabi ko nga doon, kung napagtiisan ko since August of 2022 na nilabanan ang jutang chinining kuting na gobyerno. Then, ilang buwan na lang ba? Kung anong gusto nila, you know, nang may hawak nitong pulboronic na ito, evidence. Alam nyo, sa mga subscriber nito, wala na kasing views to, mga kababayan, kung sa totoo lang. Kaya hindi ako ginaganahan ni kontento. Pasensya na kayo ha, kaya hindi ko ginaganahan ni kontento. Wala nang views. Wala na siyang bearing. Kumbaga, tain na siya sa mata ng social media. Kaso ngayon, bubuhayin niya yung mga issues na nag-trending siya. Like pulboron. Ngayon, may bagong version na tong pulboron. Noon, sabi niya, si Pangulong Duterte may hawak. Ngayon naman, may nakausap siyang tao. Yung nakausap mo bang tao, yung ilalabas ko mamaya? Mamaya. Baka lang ha. Maluloka kayo. Ayan. Tingnan niyo to ha, mga kababayan ko. Maluloka daw tayo pag nakita daw natin yung pulboron. Eh, samantalang nung mga nakaraan lang, ito sinasabi. Si Senator Amy, hanggang ngayon na lang ang tanging mo. Kumusta ka na? Daw mismo ang nagsabi sa akin na si Lisa ay nag-uutos para bumili ng pulburon. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo mabuti ha. Tingnan nyo ha. Ito sinasabi niya noon. Oh. Yan sinasabi niya. Si Senator Amy. Sino sinasabi niya? Amy, hanggang ngayon na lang ang tanging mo. Kumusta ka na? Daw mismo ang nagsabi sa akin na si Lisa ay nag-uutos para bumili ng pulburon. Mo at patunayan mo. Nagagamitin nilang sisimutin. Tatayuan ko lahat ng mga statement ko dahil first-hand information. Galing mismo sa presidential sister na ang kanyang sister-in-law na insecure sa kanya ay may inuutusang tao at pinagbidangan pa nga si Pebol Salapera, napagamitin ang vlog natin, diba? Na nagpapabili si Lisa na siya. Bilang na din ang araw mo, ilabas mo ang video ng pulburon. Tapos na ang taning kay Senator Amy. Oh, yeah. Wait lang. Bago nyo makita yung latest vlog ni BBBM. Teka lang. Oh, ngayon mga kababayan ko, is this a reliable? Eh kung dito pa lang mga kababayan ko, nagsisinungaling na to. Diba? Tapos sasabihin niya pa na nakita niya ngayon yung pulburon. Ang hirap na po paniwalaan mga kababayan. Hindi to be honest, ang hirap paniwalaan ito. Can you imagine that? Oh? Daw mismo ang nagsabi sa akin na si Lisa ay nag-uutos para bumili ng pulburon. Mo at patunayan mo. Nagagamitin nilang sisimutin. Tatayuan ko lahat ng mga statement ko dahil first-hand information. Ayan ha. Sabi niya first-hand information. Ito, first-hand information to. Bakit hindi mo naipakita yung pulburon video? Diba mga kababayan ko, matagal mo nang sinasabi yan sa mga taong bayan eh. Ito pulburon ni Bongbong, ilalabas na namin. Tinakam mo lang ng tinakam yung mga tao para magkaroon ka ng views. Pero suddenly, hindi mo pa rin mapakita sa taong bayan yung mismong pulburon. Tapos ngayon, diba, dinamay mo pa si Senator Amy Marcos, na si Senator Amy Marcos daw ang nagsasabi sa'yo na nagsasabubu itong sister-in-law niya. Diba? Tapos ngayon, nung hindi mo mapatunayan, yung biglang kumabig ka, sinabi mo kay Pangulong Duterte naman. Ay, hindi mo lang ang taong bayan, mga kababayan. Ay, bukege, ito ha, Claire, hindi tanga ang taong bayan para paniwalaan ka pa. Alam mo, kinokontent lang ita because marami ka na naman mauuto. Ilabas nyo na yung pulburon, wag mo na ilusot ang sarili mo. Nakita mo? Nakita mo ngayon? Noon, sabi mo, ikaw, nakita mo. Tapos ngayon, nakita mo, again and again? Ang lupit mo naman! Nagkwekwentuhan kayo ni Mike Cervera, nag-meeting kayo pagkapanalo ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi mo, nakita mo yung pulburon. Tapos ngayon, nakita mo yung pulburon. Really, nakita mo talaga. Muntik mo mapaniwala yung tatlong malalaking ulo sa social media.
Tapos ikaw, ngayon, again and again, nakita mo, pulburon is real. So ibig sabihin, ginagago mo yung mga vlogger na yun, pati si Trixie. Oh, Attorney Trixie, narinig mo na si Maharlika, ha? Kung paano kayo ginagago nito, ha? Ngayon mo lang pala nakita yan, so matagal mo nang kinikwento, sabi mo, nakita mo. Inuturo yung taong bayan. Literally, sinungaling ka. Oh, ngayon, nakikita ninyo, mga kababayan ko, yung ginagawa niyang strategy. Nakikita ninyo yung ginagawa niyang fake news, mga kababayan ko. Noon, sabi niya, nakita niya yung pulburon. Oh, dalawang mata niya nakakita, mga kababayan ko. Sabi niya nung kay Mike Cervera, sinabi niya rin dito sa social media, nakita niya yung pulburon literally harap-harapan. Ganyan, mga kababayan ko, wag ganyan ha. Sabi niya, nakita niya talaga at hindi daw siya makapaniwala na si Bongbong Marcos daw ay gumagamit, mga kababayan ko. Tapos ngayon, sasabihin mo sa social media ganito? Oh? Oh? Kung napagtiisan ko, oh? Since August of 2022, na nilabanan ang Jutang Chinining Kuting na gobyerno. Then, ilang buwan na lang ba? Kung anong gusto nila? Ano nang may hawak para bumili ng kuting na nilabanan? Gusto nila? Ano nang may hawak nitong polboronic na ito? Evidence. Maluloka kayo. Oh. Sasabihin niya dito na nakita niya daw, pinakita daw sa kanya na may hawak. Alam mo, kung napagtiisan ko. Mga kababayan ko. Hawak na pala. May ano. Ngayon yan. So, ibig sabihin to, inaamin mo na nagsisinungaling ka sa taong bayan noon pa. E, paano ka namin paniniwalaan ngayon sa pulburon? E, kung noon, sabi mo, hawak mo yung ebidensya, ilalabas ni PRRD. Tapos, ngayon, sasabihin mo, hawak mo na yung pulburon video. Diba? Alam mo na, nakita mo na, napanood mo na. So, sumatotal, anak ka ng teteng, sa mahabang panahon, pinasakay mo yung mga subscriber mo, inuto mo ng inuto, ginalit mo ng ginalit sa pulburon, tapos ngayon mo lang sasabihin na nakita mo, ngayon mo lang nakita yung pulburon na totoo? Galing sa bibig mo yan, oh? Kung napagtiisan ko, sabi ni I.L. Care. Mga kababayan, oh. Sabi ko nga dun sa kausap ko kanina na may hawak na my God, you cannot believe it. O kita mo, you cannot believe it daw. Di daw siya makapaniwala. The pulburonic issue is real. The pulburonic issue is real? Sabi niya sa vlog niya noon, nakita niya na daw, nagpupulburon daw at talagang tinakam kayo. Tapos ngayon mo lang nakita, pulburonic is real? Grabe, you cannot believe it, darling. Pero, sabi ko nga doon, kung napagtiisan ko. Baka kayo nagsapakan, nagbatuhan. Dahil hindi nyo na nakakayanan ang pressure na aming boses. Takot sila sa Jericho March, sabi ni I.L.K. Mga kababayan, sabi ko nga doon sa kausap ko kanina na may hawak na my God, you cannot believe it. Kinain niya lahat ng sinabi niya simula nung last year. Puta ragis, yung mga subscriber nito, inuuto na kayo nito. Di na normal to, mga kababayan. Kapatid. The pulburonic issue is real. Sablay ka dito. Grabe. Ilalabas ko bukas, sumanda ka sa akin. Ilalabas ko yung sinasabi mo. 2023, 2022, hanggang 2023, hanggang 2024. Yung mga kalukuhan. Puta nagis ka. Wala palang pulburon issue nun. Ngayon mo palang papuputokin. Ngayon mo palang nakita. So, ibig sabihin, Mike Cervera, sinungaling. Magsisinungaling ba ako kung sabihin ko? Sinungaling talaga to. Barbero.
Nakakahiya ka. Diyos ko, pinagtataya ko pala, pinagtatabuyan ka ng anak mo. Hindi bulag ang taong bayan. Tapos sabi mo, the pulburon is real ngayon. Tourney Trixie, niloloko kayo nito. Ellie! Niloloko kayo nito, oh. O sino-sinungaling ngayon? O nabingo kayo? O chururut? O nauto kayo, di ba? Opa, o mamaw dispenser. Nauto kayo, di ba? Tain kayo ngayon. Di ba? Ngayon niya pala daw nakita, mga kababayan ko. So ibig sabihin nung dati, niloloko mo yung subscriber mo. Wala ang propeta ka talaga ni Kibuloy, eh, no? Praise the Father! Eh, loko-loko. Pati si Senator Amy, dinamay mo, nandiyan na nananahimik. Nos ko po. Si Senator Amy, hanggang ngayon na lang ang tanging mo. Kumusta ka na? Daw mismo ang nagsabi sa akin na si Lisa ay nag-uutos para bumili ng pulburon. Mo at patunayan mo. Nagagamitin nilang sisimutin. Tatayuan ko lahat ng mga statement ko dahil first hand information. Eh, hindi mo nga matayuan yung mga statement mo, eh. Until now, mga kababayan ko. Direk! Niloloko tayo ni Bukeke! Shoutout kay Direk Perdi. Pakilam-lam yan si Direk, ha. Direk, niloloko tayo nito, Direk, oh. Napatunayan na dito na niloloko niya yung mga subscribers niya. Ewan ko na lang kung may mabudol pa to. Pero eto, mga kababayan ko, sinagot naman ni Pangulong Bongbong Marcos yan, mga kababayan ko. Di naman nagkulang si PBBM, eto. Galing mismo sa presidential sister na ang kanyang sister-in-law na insecure sa kanya ay may inuutusang tao at pinagbidangan pa nga si Pebol sa lapera, napagod ito ang vlog natin, di ba? Na nagpapabili si Lisa na siya. Bilang na din ang araw mo, ilabas mo ang video ng pulburon. Tapos na ang taning kay Senator Amy. Ayun po ba? Eto. Sagot ni PBBM, mga kababayan ko. This is President Bongbong Marcos. You must listen, President Bongbong Marcos. Mano, mga kababayan ko. Exclusive. Oh, ayan, no. This is President Bongbong Marcos. Ang sagot niya dito sa pulburon na to. So, binigay ko yung resulta ng drug test ko. Na din ang araw mo, ilabas mo ang video ng pulburon. Tapos na ang taning kay Senator Amy. Kayo po ba eh handang magpa-drug test? Okay. Ikaw na mag-isok. Binigay ko yung resulta ng drug test ko. Na kinuha ko kanina ng manga. Nasa pideya na. Bukege! Halo ka kayon! Mag-aalam ka, oh. Sa mga naghahamon mag-drug test dyan, oh, yan, sinagot na kayo ni Bongbong, ha? Marcos Jr. Sa mga naghahanap po, mga kababayan ko, ng patunay, mga kababayan ko, kung addict ba si PBBM, ito, sinagot niya na, nagpa-drug test na po si Pangulong Bongbong Marcos kanina. Ang bilis sumagot, eh, oh. Sige, tuloy! Kayo po ba eh handang magpa-drug test? Okay, ikaw na mag-iscope. Binigay ko yung resulta ng drug test ko na kinuha ko kanina ng manga. Nasa pideya na. Ay, mukha ka pa kayang iaharap tong mga to, mga kababayan. Hindi na ako makapag-intay, eh. Sunog ng mga Jordi Bangga dito. Gusto mo ilabas ko to, Bukeke? Napipilitan na ako ilabas to, eh. Ah, sige. Bukeke, aliga. Well, listen. Oh. You must listen. Eto. Mapakita ko sa inyo. Utay-utayin natin para masarap. Para mabaliw-baliw pa tong mga DDS vlogger, mga kababayan.
nakapasok ka lang yun, hindi ako makakapasok. Doon ko mape-penetrate yun. Oh. Ito, may nag-i-splock sa inyo, ha? Yung rally ng SMNI, ha? Mainig kayo. Oh. Ito, Viber nyo. Oh. Oh. Special instruction to all content creators. Ikalat natin ito na hindi tayo pinapayagan makapag-prayer rally ulit para isagawa ang ating hinanaing at sa bulok na gobyerno ni Marcos. Ikalat natin sa social media para malaman na pinipigilan ng gobyerno ang hakbang ng maisog dahil natatakot sila sa atin. Pakanan na naman ito ni Lee Satanas. Imagine ninyo kung ganyan kayo kabulok sa social media. Kaya sabay-sabay na nagko-content yung mga tulok eh. Yan yung special instruction sa inyo. Ang chichip nyo naman, mga kababayan ko. Oh, huwag kayong mag-alala. Uutay-utayin ko to ngayon para malaman kung sino-sino kayo nandiyan dyan. Tignan natin. In-screenshot din sa akin kahit yung mga member doon. Pero, yung instruction sa inyo, meron ako. Mga kababayan ko, ayoko lang pakita yung buo kasi pag nakita nyo yung nag-screenshot, makikita yung nag-screenshot ng pangalan. Kaya lang dinadyan ko yan sa Viber kasi may name eh. Di ba? Kaya pala sabay-sabay kayo nagko-content na pinipigilan na mag-rally ang maisog. Mga kababayan ko, imagine nyo yan na special instruction sa inyo. Oh, ngayon, sino sa atin ang paid? Kami? O kayo? Literally, kayo. Kasi kayo may special instruction. Ayan o, oh, galing sa Viber nyo. Pag inangat ko lang ng ganyan niya, inangat ko lang konti itong ano ko, pag ginanong ko pa to. Oh, pag ginanyang ko yan, kalahati, pag tinaas ko pa yan, mga kababayan ko, makikita nyo na yung pangalan nyo. Oh, bakit may special instruction kayong ganyan? Akala ko ba, hindi kayo bayad? Mga matitino kayo, mararangal kayo. Di ba? Ano to? Mga DDS. Kaya pala si Bukeke kinakalat. Ha? Mga kababayan ko, kaya pala si Bukeke kinakalat. Yung mga ganitong rally na pinipigilan daw. Kasi ang ano dito, ang nakita ko dito, andito rin si Contreras. Oh, grabe naman kayo dyan sa maisog. May mamema lang kayo, tinitira nyo kagad ng gobyerno. Oh, uutay-utayin ko kayo hanggang sa maubos kayo dito kasi talagang hindi ko kayo tatantanan. To be honest. Ah, hanggat hindi kayo susuko dito, hindi kami. Okay? Never nyo kami mapapasuko. Hindi ko kasusukuan yung laban na to dahil unang-una kayang-kaya namin kayo i-debunk. Diba? Sabi nga ni Tita Ami Campbell, hi na lang, diba? Ganyan-ganyan kayo estilo nyo. Imagine ninyo, nag-paid kayo. Tapos ang lakas yung magparatang sa amin. Flip-topper na blocker. Ganyan-ganyan. Ang dami yung mga paratang sa amin. Tapos ang ending, kayo-kayo nagpapakalat ng ganyan. Mga nakakadiri kayo, may special instruction pa kayo nalalaman. Okay, mag-alala, bibigyan ko ng special content. Yung hindi kayo makakasagot. Gusto nyo? O, abangan nyo to. Diba?